Inamin na mismo ang Chief of Staff ni Senador Tito Soto na hango sa isang vlog ang ilang bahagi ng talumpati ng senador na magsalita siya kaugnay sa Reproductive Health Bill kamakailan. Pero giit ng kanilang kampo, hindi sila nag-plagiarize at hindi raw nila inangkin ito bilang sariling gawa. Balita natin ni Lala Roque. Sa gitna ng mainit na debate tungkol sa RH Bill, umusbong ang issue. Nag-plagiarize nga ba si Senator Tito Soto sa kanyang speech noong August 13 kontra sa RH Bill? Mapapansin kasing parehong-pareho ang mga salitang ginamit sa speech ni Soto at yung isinulat ng dayuhang blogger na si Sarah Pope tungkol sa paggamit ng pildoras o pill. Inamin ang Chief of Staff ni Soto na kinuha nga nila ang mga salita sa blog ni Pope, pero wala rin silang ginawang plagiarism. Ang parte daw kasing iyon ng blog ni Pope ay hango rin sa libro ni Dr. Campbell McBride at kinilala daw ito ni Soto sa kanyang talumpati. So I said, Sarah, it was sourced from your blog. If you think you should be credited, this is the accreditation you're waiting for. This is a sourcing from a public domain source. And not even our own intellectual property code has the word plagiarism on it, because blog is a new social media. There's still no cut and dry rules about it. Sinulatan na Villacorta si Pope para sabihin hindi si Soto kundi ang kanyang staff na gumawa ng speech ang nangopya ng mga salita. Sino daw ba ang gustong ipako sa krus ni Pope para sa oversight na ito? Nalaman na ng dayuhang blogger ang tungkol sa usapin at binatikos ito si Soto sa pagtanggi na nag-plagiarize siya. Sabi ni Pope, ang isang magnanakaw ay isang magnanakaw at hindi ito mababago sa kanyang pagtanggi. Ginagawa lamang nito siyang isang sinungaling na magnanakaw. Pero para kay Senator Soto, itinuturing niyang isang hamon ang mga bumabatikos sa kanya. Wala rin daw dapat sisihin sa kinilabasan ng kanyang talumpati. Whatever it is, the buck stops with me. I'm the senator. Whatever I delivered in the Senate hall is what's important. At susundan pa raw ni Soto ang kanyang talumpati tungkol naman sa plagiarism sa Miyerkules. Kahit anong paninira nila, kahit anong sabihin nila, we take it in stride, lalo na because my lawyer is the Jewish carpenter. Lala Roque, GMA News.